So ngayon, meron tayong ginawa before na nung nag-joiner tayo. Tapos kumuha si Lars ng paso. Lagayan ng ramen. So ngayon, mission natin is makuha yun. Saan? Sa Gada. Lupit! Oh, labda ko lupit! Sa episode na ito, muli tayong aakyat sa kabundukan ng Sagada. Tayo ay may misyon na kunin ang ginawa nating clay pottery nung tayo ay nag-joiner nitong huling 4 na buwan na nakalipas. Ngayon, samahan nyo kami kasama ang aking partner umakyat ng Sagada gamit ang aming Honda PCX 160. Malayo, mahaba, malamig, at nakakamanghang mga tanawin ang aming nakita bago marating ang kabundukan ng Sagada. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara, samahan nyo ulit kami sa mahabang biyahe na ito. Dito tayo ngayon sa Quezon City, galing tayo ng Marikina. At as usual, full tank ulit tayo. So, meron tayong 369.22 pesos and 6.48 liters. Full tank na full tank. And punta tayo ng Sagada. Alright, so punta tayo ngayon ng monumento at dire-diretso na ng Bulacan. Yun ang turo sa atin ni kay ni Google Maps. Alright, so kasama natin ating OBR. Tadam! Lars Ortiz. Nakikilala niyo na siya sa ating mga videos. So, estimated time of arrival natin is 10:23 in the morning sa Gada Municipal Tourism Office at meron tayong 10 hours and 7 minutes papunta doon at saktong 400 kilometers. Alright, let's go. Let's go. So this is for our documentation only. At kung napadaan ka man sa video namin, we are ride gone. Yes, you heard it right. We are ride gone. And itong mga adventures namin ng aking partner. Wow. 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 Very elegant partner. This is for sharing na rin sa ating mga nanonood sa amin at for memories na rin namin. At ganto-ganto lang yung ginagawa namin, ganto-ganto lang. Travel-travel lang. Pero yun, thank you sa mga nagsusubscribe sa atin at dumadami na ang ating mga Reagans, dumadami na tayo. At hopefully in the future mas dumami pa tayo at samahan niyo pa kami sa aming mga adventure. At mas feeling ko mas mag-upgrade pa tayo since marami tayong pwedeng ma-share sa mga biyahe natin, sa mga experiences, and also sa architecture na rin. Sa mga hindi po nakakaalam sa buhong registered and licensed architect. Wow. So we do travels. Oh. To widen our horizons. Sabi nga nila, mas marami kang napupuntahan, mas marami kang idea. Kung medyo napabisita ka sa channel namin, meron pa kaming other videos dyan sa taskbar, video bar. Check nyo na. At kung medyo natuwa kayo sa mga video namin, please do comment, like, share, and subscribe. Alright? So, diretso tayo ngayon ng monumento at diretso tayo ngayon ng Bulacan. Doon tayo pinapadaan ni Google Maps. 10 hours estimated time of arrival. 10 hours ang ating travel time. Which is mas mababa before sa ating mga travels na umabot ng 18 hours, 16 hours. Mas mababa na 'yon kumpara dati.
So ever since talaga ang pangarap talaga namin is mag Philippine Loop. So EDSA na to at dire-diretso na tayo. So balikan na lang namin kayo maya-maya, alright? So andito na tayo sa Valenzuela ata to. Valenzuela na ba to? Valenzuela na nga. So as usual, katulad ng mga ibang videos namin pag dumadaan dito sa Valenzuela, eh dinadaanan talaga natin to. Hindi tayo nagbababad ng capture ang video dito, kaya pinapasadaan lang natin tong area na to. Parang ang laki nitong mixer na to. Iyon, no? Yow, nalalaki ng mga truck. As usual. To, grabe yung truck to. Saka nga eh. Dami nga yung ano, mga metal plates sa kalsada ngayon ah. Kaya ingat po tayo mga regents. At mahirap yan pag umulan, tapos dyan ka na padaan, dulas niya. So sa ngayon siguro habang madilim pa, update na lang muna tayo. Dahil wala mo naman masyadong may kitang scenery dito sa bandang syudad. Kung kaya't, balikan na lang namin siguro kayo mamaya. Alright? 9 hours and 34 minutes na lang daw, love. Lapit na lang. Lapit na. Iba talaga kapag nasanay na kayo sa malayuan. Lekawayan, Bulacan. Time check, it's 12:58 in the morning. Meron na tayong 9 hours and 30 minutes. Hopefully hindi na doon traffic sa may ano, Nueva Vizcaya, kasi nakita natin sa Google Maps kanina parang may traffic build up. Eh nung sinerch ko sa Facebook, merong ginagawang kalsada. Sana lumipas na. At ang ganda ng panahon natin ngayon. Ang forecast kasi is magiging maulan. Magiging, ayun na nga, kumikidlat. Pero hopefully hindi natin maabutan yun. At maglaho na lang pusa. And also thank you nga pala tayo sa mga nagsasubscribe sa atin at mga nanonood ating mga videos. Kahit ganun-ganun lang ating mga videos, pero pinagpapaguro namin bago ilabas yun, alright? So good morning at nandito tayo sa Gapan, Nueva Ecija. Oh, time check, it's 2:23 in the morning. At meron na lang daw tayong 318 kilometers. Dapat kalapit na lang po nun. 318 kilometers. At wala pang nabawas sa ating fuel gauge bar. And 8 hours and 4 minutes na lang daw at nandun na tayo sa Sagada Municipal Tourist, Sagada Tourist Municipal Office, Tourism Municipal Office. So medyo nagkakaroon ng mist ang ating visor. Wow. Pero ano naman siya, maliit lang. Hindi siya ganun ka ano. Ayun oh, tinan mo, pumapatak nga dito. Pero parang hindi naman siya ganun ka ano, kalaki. Kinakakatakot oh, may biglang ganyan no. Grabe. Ang haba nitong kinayod oh. May sariling buhay yung ano, yung gulong. Grabe ang haba nito. Parehong kalsada ginan nito. Grabe oh. Delikado pa naman to pag manipis yung gulong mo. Kasi parang sumisiksik dun sa groove nung ano eh, kinayod sa kalsada. Ang lalalim pa. Grabe. Napaka-bright ang nag-isip niyan. Ang oras natin for tonight is tonight, today pala, umaga na pala. 2:30 in the morning.
At nakita natin kung gaano ka-difficult ang terrain ngayon dito sa Nueva Ecija. Dahil nagkakayod sila ng mga kalsada. At ang layo, ang haba. Grabe. Alright, so time check. It's 3:47. Nandito na tayo sa pinagpaanan Rizal Pantabangan Roads. So, meron na tayong 7 hours and 11 minutes bago makarating doon sa Sagada Municipal Tourism Office. Alright, so time check 4:04, Llanera Nueva Ecija na po tayo. So meron na doon tayong 6 hours and 57 minutes. Wow, nasa Baguio na pala tayo. Baguio Funeral Service. Ang ganda naman dito, no? Parang well-planned yung area. Dito yan sa ano, Llanera Nueva Ecija. Shoutout po sa munisipalidad ng Llanera Nueva Ecija. Karangalan Nueva Ecija. Time check, it's 5:11 in the morning. And inuwaga na tayo at medyo fog. Foggy ngayon. Which is maganda. And sana yung traffic sa may taas nitong bundok is tolerable naman. Kasi nakita natin sa Google Maps, parang medyo namumula sa may bandang Nueva Vizcaya. At huwag naman sana tayong maipit sa traffic. Yun! Oh! Love na ka-open yung camera ko! Oh! Ito na yung mga banking-banking dito sa Karangalan Nueva Ecija. Tapos nakikita ito! Oh! Lupit! Oh! Lupit! Galing. Lupet. Ganda ng kalsada dito. Pag dire-diretso daw to is Isabela. Tukigaraw. 5 hours and 58 minutes na lang daw. At nandoon na tayo sa Sagada. Habang ine-enjoy ang magandang kapaligiran ng Sigo, parang may bridge sa taas. Ay, kuryente ba yan? Hey, no? Love it! Oh, ganda ng mga bundok dito. Karangalan. 5 hours and 50 minutes, 213 kilometers. At malapit na tayo mga lahati sa ating biyahe! My goodness! Rockside Rocket! Alright, so time check. It's 6:01 in the morning at nandito na tayo sa Nueva Vizcaya na. Traffic na lang. Nueva Vizcaya traffic. Wow. Grabe yung kalsada dito sa ano, Nueva Vizcaya. May parang feeling ko mga ano to, 20 years na. Tingnan mo yung mga bahay-bahay dito. Parang yung kahoy na sobrang tagal na. Wow! Santa Fe, Nueva Vizcaya. Welcome to Santa Fe National High School. Ooh! Wow! Ah, city nga pala yan. Parang dyan na yung pinaka-city. Ang lalaki ng ano, kawayan. Stig! So, yun. Nandito tayo sa parang kabiyasdan ng Santa Fe
Nueva Vizcaya. So yan, pamilihang bayan ng Santa Fe, Agribank, Moises Cafe, shoutout po sa inyo. Pamahalang barangay ng Poblacion, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat, alright? Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Tuk, tuk. Ang leader natin ay ang bus na yan. Follow the leader, 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 follow the leader. Tuk, tuk. So, great. So, stop over muna kami dito sa... Chibugao. Chibugao. Meron na lang daw 4 hours and 41 minutes bago makarating dun sa gateway mga na hindi siya kita mga insekto at magpapaitan ka 4 hours 41 minutes 175 kilometers estimated na mag-arrival is 11:30 in the morning alas 10 hours ka. Let's go. Ang aso. Ganda. Ha? Ang aso eh. Yan ang New Zealand. Lupit. Okay, time check. Kakatapos lang natin kumain kanina ng papaitan. At ang balita daw, si Lara is nakakain na ng papaitang kambing! Congratulations sa ila! Congratulations! Congratulations! Congratulations sa ila! Craving satisfied! So, ang time of arrival natin is nasa 11:52 in the morning. At meron na lang tayong 4 hours and 34 minutes. Left. Oh, ganda pala dito, love. Parang gantong oras na nakarating tayo ng Ilocos Sur eh. Ganda ng pagkakalagay. Parang nilagay ba yun? Yung mga coconut na yun? Tinanim. Steak. Ganda. Puro pala yan. Ganda! Nasa Nueva Vizcaya na tayo na. Time check, it's 8 o'clock in the morning. Grabe, astig. Tinamay mong parang bato to, parang kinat dito. Uy, grabe. Doon nata tayo akit sa ano, sa bundok na yun, oh. Grabe. Sagada na ata yun, eh. Grabe. Kasi ito, parang hinati ito ni ano, Bernardo Carpio. Grabe, stig. Oh! So yung may mga bundok na yan, yan yung pupuntahan natin. Panip! Alright, so meron na tayong 4 hours and 13 minutes. Welcome to Bayombong, Nueva Vizcaya. Nabara nga isa sa pang isa sangpet. Nabara ng isa sangpet. Naging 3 bars ang ating gas ngayon. Feeling ko dahil na rin sa puro paahon yung inahon natin kanina at matatarik yung iba nung medyo madilim pa. Kaya ngayon, medyo nabawas-bawasan na. So, bago tayo makyat ng Banawe, isa magkapagas muna tayo. Kahit i-full tank na muna natin. Alright.
Region 2 na pala tayo, love. Ito, clean fuel, oh. Nakalagay, clean fuel. 91, boss. Full tank na. Time check, it's 8:23 in the morning. Love, shoutout mo naman si Boy First Time na taga Solano, Nueva Vizcaya. Shoutout! First time! Ah, idol no? Shoutout po sa inyo, sabi ng aking OBR. Shout it out. Alright, love. We're now at Ifugao. Okay, time check. It's 8:59, alas 9. At dire-diretso daw tayo dito papuntang Balnawe. Hindi natin namalayan at dahil nagchichikahan lang kami dito ng aking partner. Wow, partner! Partner! Hey, partner! Sabi na eh, muti ka na ako mag-overtake eh. Ito pwede mag-overtake. Akala ko natakasan na natin tong pickup truck na to. Nasa likod pa pala natin. Umakyat na kami dito sa kabundukan ng Fugao. Nakakamangha. At nakarating kami dito gamit ang aming motor. Chat, ang ganda talaga dito. Napakaganda. Yan tayo sa Kiangan Lamut Road, tapos kakanan na tayo sa Tinok Kiangan. Tapos ayun oh, nakakatakot 'yun oh. Boom. Paano pag may biglang bumagsak 'yan, love? Eh, no, sa taso. Bawal. Alright, so let's go. Sa Kiangan Lamut Road. Kiangan. Kiangan Benguet. Kiangan Ifugao. Grabe oh. Buong ano, limestone ba yan? O ano? Grabe oh. Ooh! Look at. Nakatakot. Baka biglang may bumagsak na ano, bato. Ayun o. Lagawe, Banawe, Kiangan. So, kakanan tayo dito sa Tinok daw. Ayun, kakanan tayo dito. Oh, Banawe, Lagawe. Nice one. Oh, stig. Lupit. Ganda dito, love. 90 kilometers lang daw, love. Wow! Municipality of Lagawe! Bayan ng Lagawe, Fugao. Ah, nep. So ito mga ray guns. First time naming aakyat dito sa Ifugao. Kasi normally doon tayo sa kabila, sa Baguio, papuntang Sagada, Tinglayan. Pero ngayon, dito kami ngayon sa Ifugao. Normal siya, parang yung kalsada is parang katulad dun sa Marilake, no? Pero ano, medyo may mga ano na, may mga residences na commercial establishments. Yung elevation pareho lang din ng Marilake. Yung lamig, medyo mas malamig yung sa Marilake. And ang oras natin ngayon is 9:51. Meron lang daw tayong 2 hours and 49 minutes and 88 kilometers. Wow, 88 kilometers lang tayo, love. Lapit na nun, love. Oo, eh. Pagbalik, pagdating natin daw, wika agad tayo. Uy, stigo. Ang galing eh, no? Yung architecture nila parang ano, may pinaghalong modern, tapos nilagyan nila ng ano, ng pedestal nung mga ano, Ifugao houses. Oo, column nila.
Oh, yon, sigsag. Woo! Grabe ang taas. You know. Welcome to Banawe. Nakarating na tayo dito sa arko ng Banawe, Pugaw. Counting trivia lang mga Regans. Ang pangalan ng munisipalidad ng Banawe ay nanggaling sa salitang Banawo na tawag sa isang uri ng ibon na ngayon endangered species na. At noong June 25, 1963, sa bisa ng Executive Order No. 42, ang Banawe ay naging isang ganap na munisipalidad. So, tapos na tayo dito sa Welcome to Banawe Arc. And konting picture. And meron na lang daw tayong 70 kilometers sa puntang Sagada Municipal Tourism Office. And siguro next time pagpunta tayo dito, makakasama na tayo. Bye-bye! Nadaan lang tayo dito. Nice one! Tayo, bababa na tayo ng bundok. Malamig na. Hanep. Lumalamig na. Kaya nga eh. So, nandito tayo ngayon sa Banawe Rice Terraces. Lupit, lab. That's the Banawe Rice Terraces. Wow. Kita ba yan? Whoa! So, okay nga. Ganda. Lupit. Ganda. Ay, dito ata sila nagpapapicture. Parang pagka pwede ka na magpapicture sa kanila. At ano pa ba ang kilala dito sa Banawe? Kaya ang kanilang naglalakihan at nagagandahang mga rice terraces. Sa loob ng 2,000 taon, ang mga mataas sa taniman ng palay sa Ipugaw ay sumusunod sa hugis ng mga bundok. Ang bunga ng kalamang ipinasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, kasama ang pagpapahayag ng sagradong mga tradisyon at maingat na balanse ng panlipunan ay nakatulong sa paglikha ng isang napakagandang tanawin na nagpapakita ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Itay, bye-bye. Thank you. Ano sila? Tundagi. So yun, nagpa-picture tayo sa ating sa mga lokal dito. And yun, parang bilang tulong na rin at nagabot-abot na lang tayo pang ano, pang kain-kain nila. Merienda. At ang ganda ng spot na yun talaga ever since. Ever since, kala mo nakapunta na saan eh.
Ang ganda ng spot na yon. Ever since postcard. Ever since postcard. Okay, so ngayon, diretso na tayo at meron na tayo 60 kilometers. Lapit na lang din. Shout out. Okay. Ay, ito yung ano, view deck. Ayun na yung view deck talaga, love. You know? Yan yung view deck talaga. Ito yung sinasabi ko na ano, view deck. Dayanara view deck. At ang mission natin na kunin yung battery ni Lars Ortiz. 58 kilometers! 1 hour and 48 minutes na sigsakan! Hanep, kanina nasa Marikina lang tayo. Ngayon nasa Banawi na tayo. Ay, kahapon ba? Oo, kahapon. 10 hours na tayo nagmamotor. 11 hours. Pero okay lang. Hanep! Lakas umahon. May angkas pa tayo. Lupit. Panis! Banking, oh. Tatig banking ka rin, love. No, ganun. Meron tayong other camera. Astig. Lupit. Ayun na, dumidilim na, love. Oh, kalma. Grabe, love. Solid! Ay, hep! You know? Boom na boom! Boom na boom! Shower out sa mga nagpapashower out! Sa akin din. Oo nga, dun tayo akit sa taas doon. O doon. Wow, angas. Angas ba? Too big. Stig. Ang tayo galing. Lapit. Stig. So yung market dito. Nag-stretching ka na ng likod mo. Oh, okay. Sige, balik ta. Try mo abutin yung paa mo. Dali. Okay. Ako. Sakit ng balak ko. So, hindi na tayo sa, I think, Bontoc Mountain Province. At kakaliwa na lang tayo dyan sa parteng Bontoc Baguio Road. 19 kilometers lang daw, love. Naniniwala ka ba doon? Budol. 20 kilometers.
You know. So parang ito yung ano, parang Laguna na to. Welcome to Laguna. Ayun, no? Sagada, 18 kilometers. Tama, 18 kilometers. Dito sa Google Maps, 18 kilometers, lab. Tama nga siya, lab. Tama, lab. Uy, stick ng ibon, ah. Drifterist. Okay, nasa kabiyasan na tayo, lab. Akit na tayo ng Sagada. After how many hours? Wow, pasok tayo sa tunnel! Wow! Pip. Ay, yun. May ano, tumutulo. May ano pala. May ano sa likod. May van, tara, bilisan mo. Nakakaya. Matapos ang mahigit 10 oras ng pagmumotor, ay narating na namin ang Mountain Province. Nakailang punta rin kami dito sa lugar na ito, pero iba ang pakiramdam kapag nagbomotor. Parang malalaglag tong button na to dito. Tapos lalagyan na siya ng ano, ng tunnel din dito. Ito mo, kaya kong ano yan. Wala akong ano. Wala akong diba? Panis. Lahat na sa pool ko. Kaya na tayo dito papuntang Sagada. Welcome to Sagada. To Sagada, nice one. Sagada Mountain Province. Wow, panis. So meron na tayo 11 kilometers. At yun o, naka-Gabion system sila. Gabion system, parang merong metal wire mesh sa lagyan ng mga boulders as rock, as support. Serves as retaining wall. Uy! Nilaglag na ano? Mungga, nakita mo yun? Nilaglag na mungga. Sagada. Knock-knock. Sagada. Sagada rap, Sagada rap, sagat mag-cha-cha. Sagada rap, Sagada rap, cha-cha daw. Wala, sisiw na lang tong pahon sa Sagada na to. Yun. Maabot tayo ng 40 kilometers per hour. Tapos vuelo ulit. And vuelo. Oh, ganun, di ba? Hindi naman hirap. You know, kumukulimlim na. 17 minutes lang, Lord. 7.6 kilometers lang, Lord. Pagbigyan niyo sa amin to, Lord. Sige na. Ayun, dito yung karamihan na ano, na Honda P6 ba yan na parang nabibitin? Hindi naman. Hindi naman. Sino sabi mataas? Eh, sinanay tayo ng antipolo. Ay, ito na, hindi na tayo. Nagulat siguro yung ba tayo minto. And shoutout nga pala ang ating tagagawa ng motor na Ray Scooter Motorcycle Parts. Siya ang responsible sa malupit na kalsadang to. Ayop. Shoutout nga pala sa ating taga-alaga ng motor na Ray Scooter Motorcycle Parts. So, papansin nyo, malakas sa ahonan natin yung PCX. Hindi ko alam kung ang ginagawa nila, pero tarayin nyo silang puntahan at baka maliwanagan kayo. At sila yung nagme-maintain ng ating motor. Wrong Bombay, sorry ah. Sorry kids.
Sorry kids on the blocks. Scooter lang tayo, hindi tayo mukhang big. Mukha lang tayong big bike, pero ano? Beep beep. Beep beep beep. Ah, pop pop. Hoy! Saan ba tayo pinapapunta? Bakit tayo dito? Ha? Tama ba to? Dito ba tayo dumanan? So okay, so meron silang ganyan. Ah, parang nasira yung kalsada dito. May ikakasalata. Bakit tayo dumaan dito? Parang layo ng ba't? May ibang doon? Di ba na tayo dumaan dito, di ba? O ito yung dinaanan natin. Hindi ko rin matandaan lab. Oh, ba't? Ganto? Hindi ko maalala. Tutulog na ako nun. Hindi ko maalala ito eh. Sa ikot? Pinapaikot tayo? Baka. May ano sila ngayon. Meron silang Saan ba tayo nakapin? Wait, check ko nga. At ito na nga ang kinakatakot namin. Umabutan ng ulan. Oh shit, umulan lab. Hayop. Saan tayo silong na ito? Ay, naku, no, pwede tayo sumilong dito. Ay, hindi, parang saglit lang naman eh. Ay, no. Dream Plus International Missions Church. Parang mahirap eh. Hirap may pagsapal ng landab. Wait lang. Huwag kang masisira. Aray ko, tara. Let's go, bahala siya dyan. Uy, cellphone ko, mamatay ka. Inulan pa nga kami. Grabe. Inulan tayo, love. Tayo ka sa camera. Andun na. Inulan pa nga tayo. Grabe to, pata. Pwede yan, imba pa lang naman yun. Grabe. Inulan pa nga. 11 minutes lang daw at nandoon na tayo sa Pass It Hotel. At doon na muna kami dumiretso para makapagbaba na ng gamit. Since freshen up, yo. Wow! Grabe, ito yung madadatan nyo sa Sagada after how many hours? Grabe, lapit. Dami nating side trip. Okay lang. Busog-lusog naman. Yones. Stig. Wow, parang hindi umulan dito ah. Grabe. Ah, binasbasan tayo ng Sagada, sabi, welcome. Welcome back mga anak. Ganon. Welcome back mga anak. Parang sarap mag-yogurt ah. After 4 months from van to motorcycle to scooter. Grabe. Walang tatalo kay Yeager. Pangbaragan na pangdiinan pa. Ibang klase. Nakarating tayo ng Sagada Lab. Welcome to Sagada! Town proper! Okay, so yun. Nasa Sagada na tayo, mga Regans! Yun, St. Theodore Hospital. Paano ko kaya ito anin? Ganun lang. Kakaliwa daw tayo dito. Pero dun yung tourist assistance eh.
Ayun yung segundo yan sa Gada eh. Ah. Saan? Ah, sige. Oh, parang... Wow. Baka local yarn. One way ba to? Sabihin nyo, one way to ah. GG tayo dito. Papel lang lisensya natin. Okay. Sabihin nyo, one way to. Oo, oh, marami pa. Saan ba tayo nun? Baba pa, no? Kabila? Hindi dito? Oo. Oh. Oo. Oh. Tara. Let's go. Sisiw lang tulabi, oh. Tama mo eh. Sisiw lang yun eh. Shamrock. Hindi ko alam. Karating na tayo dito sa Pass It Hotel. Sagada. After how many obstacles we've done, we're now here. Hanep. Alright, so after 11-12 hours, dahil patigil-tigil tayo at naibuanan natin yung gamit natin sa Pass It Hotel. So mamaya or tingnan natin kung malilipot natin yung area. And ang pinaka best part dito ito. Boom! Sisig. With our OBR. Ano yung soup? Worth it ang pagod sa biyahe nang marating namin ang Sagada. One of the memorable experience. Kahit na magpunta pa ulit tayo ng Sagada, every ride ay magiging special. At since na nandito na tayo sa Sagada, hindi mawawala ang pagbisita sa Mahamog. Nakabundukan ng Marlboro Hills. Isa sa mga mission natin last February 2024 ay yung bowl na ginawa ni Lara. And ngayon, makukuha na rin natin siya. At syempre, sino man talaga ang pinunta natin dito sa Sagada? Ang clay pottery na ito. Ngayon, masasabi talaga natin worth it ang pagpunta ng Sagada. Maraming salamat kung umabot ka man sa dulo ng video na ito.
Malaking tulong ang panonood nyo sa amin para maisakatuparan ang aming pinapangarap na Philippine Loop. Hanggang dito lang muna siguro. Kami po ang Rygon na nag-iiwan ng paalalang Ride safe lang.